pag sinabi mong best friends, you treat them as a family. So, yung characteristics ng primary group, nakikita mo dun sa friend na yun. Kung pag sinabi nating secondary group, kaibigan mo siya, best friend mo, pero contractual ang relationship. You only get to see each other. Why? Because you needed each other. But then, pwedeng mag-develop ng magandang relationship. And maaaring doon nagsimula yon, pero it may bloom to, you know, to a better relationship, a primary relationship. Baka siya mag-level up into a primary relationship. Kumbaga, kapamilya bigla. No? Biglang kapamilya. Now, the millennials are exposed to different types of people now. And, you know, pwede ka-level nila, age level nila, or maaaring hindi nila ka-age level. Again, doon sila natututo, doon sa iniikutan nilang mundo. Now, ang tanong mo, Ma'am Jing, ito ba eh maganda? Ganon. Actually, wala namang pangit eh. Walang pangit, no? Basta meron lang kayong common understanding and mutual respect. Ito yung ano, ingredients eh, ng friendship. Yung talagang real friendship. Hindi best friend yun. Yun. So kasi pag sinabi mong best friend, merong a little depth ang relationship nyo. May depth talaga. Kasi kung friends lang, kung pwede yun. So dapat walang sama ng loob, no? Kasi talagang indispensable naman tayo, di ba? Kaya lang, so yun na nga, kung talagang best friend ka, kahit saan siya lumipa, you know, ang connection ninyo hindi mawawala. Kahit hindi pa kayo magkita, pero once na nakita kayo, it is as if nothing happened. Yun ang best friend. Importante sa ating mga Filipino ay personal communication. And personal communication is defined as face-to-face, direct, you know, communication. Now, social media is a medium. So you're talking of impersonal communications. And impersonal communications, you know, they just come and go. Kaya nasasabi, tama yung sa research na yon, na mababaw ang friendship. Marami ka, you have millions. In fact, it is global. No? Pero mababaw ang kanilang friendship. Ngayon, nasa sa kanila na ngayon, if they will continue to move on and mag-eyeball sila pagkatapos. Yun. Kasi iba talagang nadudulot ng personal communications. Hindi, wala ka dapat ikatakot eh. Wala. You have your own mindset. And maraming, you know, there's so many fish in the ocean. Ang daming tao na tatanggap sa'yo bilang kaibigan. Now, kung talagang kung natatakot ka, dapat wala kang katakot ngayon. Kung talagang, if they will drop you, just drop you like a hot potato, eh, so be it. Hindi pala sila kaibigan. So at least that's one lesson learned. See? So do the test of friendship din yun. So that's one test of friendship. Basta wag lang matakot, okay? You're doing the best that you can. You're being true to yourself. You are straightforward. You follow the wishes of your mom. No problem. Okay, mawawalan ka ng kaibigan. Ang magulang. Mahirap mawalan ng magulang. Kaibigan, marami dyan.